Hi mga kabutas, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano ako maglinis ng mga piercing tools. Need natin ang dalawang tray. Then nagpakulo ako ng tubig para ilagay sa isang tray. Then dishwashing liquid. Guys, dapat yung kumulo talaga ha. Kasi napaka-importante yun. Nilalagay natin dito yung mga gamit na tools natin para lumambot yung mga tumigas na dugo, yung mga kumapit sa ipin ng mga forceps. Yan. Tapos, let's wait hanggang mag-warm yung water para di rin naman tayo magpasok. Naglagay ako ng mineral water sa kabila para pang banlaw natin. Yan, ganyan ako ka-stricto sa aking paglilinis. At yan na nga, nag-warm ng ating water. Yan. Kuha kayo toothbrush, yung brand nyo sana, tapos dito nyo na lang talaga siya gagamitin sa mga tools nyo. Brushin lang natin mabuti yung mga ngipin ng forceps, kasi dyan talaga na iipon yung matitigas na dugo or mga nananananigas. Yan. Brush lang natin mabuti. Please, ano pala ha, ina-alkoholan ko rin to. Mamaya makikita natin. Ayan guys, ngayon malalaman nyo kung bakit gano'n yung mga price ko. Sa pag-e-effort pa lang ng paglilinis at sa mga gamit na ginagamit ko, electricity, yun, nagagamit din ako nung kasi may UV sterilizer tayo, electric kettle para madaling magpakulo. Yun yung mga hindi nalalaman ng mga ibang inquiries na sinasabihin, ay ang mahal naman. Alam namin kasi kung gano'ng kamahal talaga at effort yung nilalaan namin dito kung bakit gano'n ang aming pricing. Ngayon, sa mga mura naman na naniningil, ewan ko na lang. Kasi syempre, lugi rin naman kami kung gano'ng kababa. Alam naman namin na hindi kami overpriced. Tinatama lang namin dun sa mga ginagastos namin, sa mga tools namin. Pinag-iipunan namin to guys. Kaya sana nauunawaan ng ibang nag-i-inquire. And kahit kung di naman din afford, sana kahit konting thank you, sumagot man kayo dahil kami nag-e-effort sa pagsagot. Nagpapapasa pa kayo ng mga pictures. Tapos sa huli, pag nalaman nyo yung pricing, di na kayo sasagot. Konting effort lang kailangan namin say thank you. At or sabihin nyo yung totoo kung di nyo afford. Okay lang yun. Huwag lang yung parang nyo kaming i-ignore bigla or isisin. Pag nalaman nyo yung pricing, sa dami namin sinin sa inyo or chinat sa inyo. Konting thank you, sapat na sa amin yun. Ayan guys, pataos na ako sa brushing, sa pagsasabon. Nilagay ko na siya dun sa may malinis na tubig or mineral water para sa unang pagbabanlaw. Ito na nga guys, unang banlaw. Nilagyan ko na rin pala yung kabilang tray ng bagong mineral water. Pangalawang banlaw natin yan. Yan. First na pagbabanlaw. Ito, kukuha ko ng alcohol. Maglalagay ako sa kabila. Ito yung magiging last natin na, or pang third na pagbabanlaw. Kahit dyan pa lang guys, alcohol. Galon-galon ako kung bumili talaga. Dahil mabilis ako sa alcohol. Kaya sana naiintindihan nyo talaga. Yan, paulit-ulit ako. Maintindihan nyo yung pricing namin. Pinakita ko sa inyo kung paano ako maglinis pa lang. Yan, tapos na, then alcohol. Binabad ko siya for 3 minutes. Yan, babad natin. Ang bilis ko umubos talaga ng alcohol, guys. Kasi gusto ko rin naman yung mauna talaga yung safety ng client. Yan, tatanggalin ko na siya. Then, pinunasan ko siya ng malinis na white towel. Punasan lang mabuti. Patuyuin ng mabuti. Kasi ininext na natin siya ilagay sa UV sterilizer. Ito yung mga taper para sa mga internal thread na higaw or na bar. Ito yung receiver natin. Yan, okay na. I-UV sterilizer na natin sila guys. Ito yung sinasabi kong UV sterilizer. Mga inquiries or clients. Ito po, napakamahal po nitong sterilizer na to. Yan lang po, magkano ang ginagastos namin dyan. Ito naman guys, yung sterilization pouch. Dyan ko ilalagay yung mga tools. Ito pa yung isa, yung rollo na tinatawag.
Okay na guys. Yan, sa wakas tapos na rin ang 15 minutes. Ilalagay ko na siya sa sterilization pouch. Yan. Kita nyo naman guys, yung mga presyo niyan, kahit tignan nyo pa, kahit yung pinakamura niyan, ang mahal pa rin guys. Yan, and then gupit tayo nung nakarolyo para sa ball grabber. Yan guys, hindi nyo alam kung gaano kamahal yung mga yan. Ito nga pala, isi-sealed natin to later, kabilaan. Ito na po yung aking mga tools. Yan, lahat po yan pinag-ipunan ko at talaga pong mahal po talaga sila. Rin po ang aking mga pang tunnels. Thank you mga kabutas! I was there when I needed someone, wasn't getting over you. When I moved to the side, when I moved